So ito na mga ka-farm. Ito na. Ito yung harvest ko kanina mga ka-farm. Yun ang kahapon. So ang resulta niyan, ito na. Ito na. So pang last to dito na portion mga ka-farm, dahil ito ay nagpapatuyo na tayo mga ka-farm. Drying section na to. So diba? Kailangan nating kunin yung kanyang sakto na moisture content or inci upang ma-restore to ng matagal. So, ma-preserve to pala. Ma-store. Nagpataka naman ito guys. So, yun. Ito ang gagawin natin mga ka-farm. Kailangan tuyong-tuyo talaga to mga ka-farm, dahil ay kailangan nating mag-ipon, dahil marami at malaking ano, kailangan mag-ipon ng maraming gulay. So ito mga ka-farm, marami pa kasi ito, hindi na biak tanan lahat. Tingnan nyo mga ka-farm, meron pa sa ilalim mo, diba? Marami. Marami pang bigas. Sayang, mahal pa naman yung ano ngayon. Kailangan matuyo yan. Kailangan matuyo yan upang hindi masira at hindi aamagin kapag ilagay sa container. So kailangan kunin natin yung inci niya. Hanggang bukas pa yan pwedeng ibilad mga ka-farm. Parang tuyong-tuyo talaga. Sa ito. Ganito talaga ang ano pagsiparit niya. Kailangan manual lang talaga mga ka-farm. Hindi ko pa alam kung meron bang machine o makinarias na kaya nito. So, para sa akin, manual lang muna natin mga ka-farm. Para matanggal yung mga kalyo. Hanggang sa maghapon to mga ka-farm na ano, madami na tong ano, siparit talaga yung ano niya. Kasi kanina madami pa tong ano, kulay green. Pero ngayon, halos itim na lahat. So, hiyaan na natin yan na nakababad. Babalik na naman mamaya. Balikan niya. Tsaka ito, hanggang ito ma-sunset. Hanggang ito na. So, yun lang. Init. Sobrang init talaga.